Walang dapat ikabahala ang publiko at mga turista sa nadiskubring higit 800 sinkholes sa isla ng Boracay. Paliwanag sa teleradyo ng geologist at director ng UP National Institute of Geological Sciences na si Dr. Carlo Arcilla, posibleng na sa mga bulubunduking bahagi ng Boracay Island ang sinasabing sinkholes. Gayunman, makabubutian niya kung ipapaalam ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR sa publiko kung saang mga bahagi ng Boracay na detect ang mga sinkholes para maiwasan. Dapat din umanong sundin ng LGU ang rekomendasyon sa carrying capacity sa Boracay habang patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga sinkhole. Yun naman sa part sa beach na yan, wala nang babagsak niyan kasi ano na yan, saturated na yan ng sand. Yung pakyat ka doon sa Boracay, may mga bulubundukin, doon po may posibleng may ano, gaya, gagawa ka ng building ng ganyan. Kung yung poste mo, bigla na lang mahuhulog, no? Ganun po yun. Ganun yung situation po noon. Isa pang diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China. Ito ay kaugnay ng umano'y puwersahang pagbawi ng Chinese Coast Guard sa rocket debris na natagpuan ng Philippine Navy malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea noong Nobyembre. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inihain ang protesta noong December 12, kasunod na rin ng note verbal na inihain naman noong November 24 kung saan pinagpapaliwanag ang China sa insidente. Sinabi ng DFA na tumugon na sa unang note verbal ang China pero tumanggi ang kagawaran na magbigay ng detalye. Para sa iba pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual.